So welcome back to another video. Siyempre, dito lang yan sa Larcon Love TV, mga kalapatids. For today's video is, ayan na nga mga kalapatids, ano? Ginabi na naman tayo mag-vlog. Kakatapos lang namin mag-Thanksgiving. Salamat sa Diyos sa isa ng pagkakataon, ano? Mga kalapatids. Anyways, samahan nyo ako mga kalapatids for today's vlog. Magwawalay tayo ng mga young birds at saka ipapakilala ko sa inyo yung mga breeders na pinanggalingan nila. Let's go! Check guys, ayan, 9:47 in the evening. So ito na nga guys, ano, dito, meron tayong mga young birds dito na alam ko is ready na. Ayan, so ito yung kanilang ano. Yung isa is Delbar Cross Johnson. At yung isa naman is yung ating Taiwan Cross Pakitongo. So tatingnan natin yung mga young birds sa taas. So dito natin sila ilalagay guys, ano, pag pasok natin doon. Kasi dalawa yung young birds doon sa loob. After nun, lilipat, iipunin na natin sila dito sa loob ng ating malaking training box. Pag ilalagay natin na sa taas. Okay? Let's go! Akyat tayo dun. So, dito guys, ano? Ayan. Ito yung mga young birds natin. Tagtatago na sa bihin. So, yung checkered dyan, yan yung ating Delbar Cross Johnson. Tapos, ito naman yung blue bar na pied na may splash splash dyan, white top. Yan naman yung ating Taiwan Cross Pakitongo Hole 38. Ayan. Tapos dito yung kanilang sugundumanong itlog. Matapang to eh. Ayan. So alam ko yung itlog na yan is yung kay Nelson Chua na pula. Tapos dito may young birds din tayo rito. Ayan, pisa na sila. Ayan. So Nelson Chua rin to, cross Debrient ba yun? Ayan. Yung itim na Nelson Chua naman to, cross dun sa inbred Debrient. Ayan. So ito guys, kunin natin to mga young birds na to. Lagay natin sa training box. Alay ka rito, grabe, ang laki pala nito. So ito yung una natin nadampot. So ire-record natin yung kanyang ring bands. Saka lililisin natin yung kanyang ring bands para ma-record natin, grabe. Ayan siya, white flight. So Taiwan line to mga kalapatids. Ayan siya guys. Ayan, first time siya nahawakan. Ito naman yung isa, grabe, mas malaki tong isa. So mas malaki tong isa guys. Ito naman yung ating checkered. Parehas white flight sila, oh. Full white flight guys, full. Ayan, tumai, solid yung droppings. Bila ka naman. So ito naman sila. Ayan, grabe, ang taba. So tara, baba na natin sila. So ito guys, nag-ready na tayo ng ating vitamins. Ayan. Ito yung ating power pills. Ayun, yung malaki na yun. Yung malaking malaki na power pills. Pigeon. So pag nagwawalay tayo, na binibigay natin. Tapos, siyempre, huhugasan natin yung ating mga singsing. Ano? Siyempre, sobrang dumi nun. Para ma-record natin sa ating record book. Ayan. So, hanapin natin yung record nun. Ayan. Lalagay natin yung kanila mga birthday. Ayan. Birthday. Kulay. Ayan. Siyempre, yung kulay ng mismong ibon. Tapos, yung kulay ng mga magulang. Ito yung kulay ng tatay, kulay ng nanay. Tapos, yung kanilang ring bands. At yung kanilang mga lines. Ayan. Ito yung magiging, magsisilbing record natin pag gumawa tayo ng pedigree. Kasi wala naman tayong pedigree guys, ano? Tayo lang naman nag-breed nito, hindi pa tayo international breeder. Pero kaya nating magawa ng sarili nating pedigree pag marami na tayong na-record na mga painakay. Tulad ngayon, itong Basra 6 meters natin, tsaka Basra clone, sila yung direct breeders natin. So ito, siyempre galing to sa mga ka-brothers ko, wala naman din silang binigay sa akin pedigree. So dito na tayo magsisimula ng pedigree. So sa atin. So ang lalabas diyan, blue, yung lumabas diyan pala, sorry, yung blue bar, may pedigree siya. Makukuha natin yung kanyang nanay at tatay. Pero yung pedigree ng nanay at tatay, wala tayo noon. So yun nga, sa atin na magsisimula yung pedigree. Ayan. Just in case may kumuha sa atin, kaya ko i-provide yung details ng mga magulang, pero yung mga sinauna pa, yung lolo't lola, wala tayo noon. Ayan. So ganun lang yan, guys. Pero pag kunyari, meron akong record ng mga magulang nung nakuha natin breeder, tulad nung kay Nelson Chua. Ayan.
Tulad nung kila Idol, mga idol natin, sa Basra meron din 'yan. Ayan. So, mas maganda kasi alam nyo rin yung linyata nyo, yung pinaka line ng ibon. Ayan. Importante 'yun, guys. Marami nang sabi, pero hindi siya talaga magpapanalo sa inyo sa race. Okay? Ang magpapanalo sa inyo sa race, siyempre sistema nyo, pero kasama yung bloodline. Pero ibig sabihin nga kasi marami nagdedebate diyan, ano ba maganda, may pedigree ba o wala? May pedigree o wala, ang importante mailaban yung ibon, mai-testing nyo at may chance manalo. Ganun 'yun, mga kalapad. So tara, linisin na natin yung mga ibon natin. Mga ring bands sila para ma-record natin sila, no? So itong ating unang hawak na ibon, guys, grabe. Isa siyang checkered white flight. Ayun. So ito yung tatay niya, yung Delbar natin doon. Naka-cross sa Jansen. So parehas bio pigeon bird to. So pag nanalo to, guys, meron tayong makukuha ng gift bird from Bio Pigeon. So mega shout out sa inyo, Bio Pigeon family. Nami-miss ko na kayo diyan, tagal na ako din nakakadalaw. Anyways, good luck sa nakakakuha, makakapili nito. Alam ko kay brother, ano to, Merbs Lucas. Brother Merbs, ito entry mo to, Bio Pigeon bird. Ayan. So pasingsing niya sa akin ito is 3,000. So yung 3,000 na yun, meron pang isa pa, kulang pa siya ng isa kasi dalawa yung order niya, kaso isa lang ang pinisa. So maghihintay pa tayo ng isang Bio Pigeon bird doon. Eto rin, line din ito pero ibang batch. Pero kanya ng entry to kay Merbs Lucas. Ayan, brother Merbs, super healthy nung young bird mo. Super healthy niya. Sana maganda yung kanyang ipakita. So, lista ko lang, guys, yung ano, record ko lang yung kanyang details. So, ito, guys, nung na-record ko na, bibigyan ko siya ng victory pills natin. Ito, guys, ano, isa lang. Isa lang, pwede na yun. Pero tuloy-tuloy na ito, guys. Once na nagwalay tayo, daily na tayo nagbibigay ng vitamin sa taas. Kaya sobrang trabaho talaga. Ayan. Kung napapansin nyo, late na tayo nakakapag-vlog. Ayan, sobrang busy talaga. Ayan. So good luck sa'yo, brother Marbs. Grabe, ang ganda ng young birds mo. Sobrang healthy. Ayan. So tumai pa siya. Nag-drop pa. Ayan. So kunin ko naman yung isa, guys, yung sa isang young bird. So ito naman yung ating kasunod na ibon. Ayan, super healthy rin siya. So itong line naman ito, yung ating Taiwan White Cross Blue Bar White Flight. Pakitong hole 38. Ayan. So ito yung kanyang pakpak. So ito, wala pang may-ari nito. Ang papipiliin ko pa yung mga nagsumali sa atin. O ipiliin ko sila kung ano yung gusto nila mga linyada. So sisingsingan ko muna lahat para at least dun sila makapili. Yung iba naman kasi, nagtiwala na lang sa akin na ako yung pipili para sa kanila. Ayan. Pero lahat naman to, guys, is panlaban natin. Kaya kahit na hindi na ako pumili, okay lang yan. Lahat yan is pantay-pantay ang trato natin. Ayan. Hinaya tong ibon na to. Ayan. Super healthy siya. Ayan, puting-puti yung kanyang pakpak, oh. So, good luck sa makakapili nito. Ayan, tumaki din siya. Ayan, ganda ng kanyang ano, katawan, no? Ito yung ating second bird. Ipapakita ko sa inyo yung record na ginawa ko, guys, ha? So, ito yung ating naging record ng dalawang ibon. So, ito yung mismong ibon, yung unang ibon, checkered white feather. Yung birthday niya is 4/13. Si Blue Bar White Flight naman, 4/13 din. So, sabay sila pinanganak. Pero magkaiba magulang yan. Yung isa, magulang ng Taiwan White. Ito yung mga breeders natin na nakasala ngayon. Kaya, pag mga anak yan, pwede kayo magpasingsing dyan. Taiwan. Kaso, ito yata, biniya ko na to. Pinalitan ko na ng Paris to. Taiwan White, tsaka Blue Bar White Light. Ito, pakitong hole 38. Ito naman, Taiwan White. Ayan. Ito, nag-produce ng Tacloban Finisher. Yung naalala nyo, yung Tacloban White ko, yung mismong ibo na naka-finish ng Tacloban, binili ko siya as finisher. Ayan, ito yung tatay mismo na sa akin din. Kasi pinakyaw ko yung Taiwan birds nila. Kasama to, pati yung Tacloban finisher na yun. Tapos sa kabila naman yung white grizzle na bio pigeons sa Delbar. Ito, may bakanting space dyan. Dyan ko ilalagay yung ring band number. So, kukopihin ko na lang yung ring band number sa previous kong records. Hindi ko na kailangan kunin pa yung ibon. At, yun nga. At, ikukopihin ko dun yung mismong ring band. Hindi na, meron akong record nyan dun sa mga naunang breeding. Ayan, sa mga naunang breeding, sa mga nakaraang taon. Ayan, nandyan na yan. So, pati yung golden, blue bar, bio pigeon Jansen. So, pag tumama itong ibon na to, magkakaroon kami ng gift bird from bio pigeon. Kasi yun ang pangako ng bio pigeons. Na pag napatama mo sa karera ang yung bio pigeon bird, ay magkakaroon ka pa ng another gift bird. Kaya, sububok na rin kayo sa bio pigeons, mga kalapad. Siyempre,
hindi naman lahat tatama, ano? Ganun lang yan, mga kalapats. Huwag kayo masyado mag-expect na mataas. Okay? Kahit ngayon pinakamagagaling na bloodline, minsan talaga hindi pa rin umuwi yan. So, kailangan nyo ng maraming swerte. At saka siyempre maraming sipag at tiyaga. At siyempre kailangan nyo rin ng maraming pag-aaral. Siyempre kailangan mag-aral kayo, guys, no? Hindi yan automatic na winner. Kailangan lang pagsamasamahan nyo lang yung mga maraming na yun. Anyways, moving on tayo. Kuha pa tayo ng ibang ibon na pwede nating i-record at iwalay. Let's go. So dito, guys, meron tayong isang young bird. Ayun. So pinanganak siya 4, 7, and 8. So saktong bali, isa lang yung ibon nito kasi yung isa mahina, namatay. So, isa lang yung ibon dito. Nangyari, so, pipili na lang tayo dyan kung ano yung petsang pinanganak siya. Kasi nakalagay dito is 4, 7, and 8. Kaso, isa na lang yon. So, ang pipiliin ko na lang yung 8 para saktong 1 month siya ngayon. So, ito yung ibon, guys. Yan yung pinakamismong ibon. So, iwawalay na natin siya. Kunin natin siya, guys. Yan. Ayan, malaki na siya. 30 days na to, guys. Ayan. So dito, guys, meron tayong dalawang ibon. Ayan. So pinanganak sila 4, 12, and 13. So parehas nung winalay natin kanina na 4, 13. So yung isa 4, 12. So nasa, kung 8 ngayon, ima-minus mo lang yung 4. Bali, 1 month siya. So 26 days, guys, gantong kalaki. Tsaka 27. So ang line nito, guys, yung ating Basra Pringles Cross Arden Gino-Gino. So yan. So hango natin yung dalawang to. Let's go. Ito naman, guys, yung line ni Brother Joy Navarro. Ayan, nakakross sa Madam Isho Bird Dr. Ideline. Ayan. So ito 30 days old na to, guys. Masyado na siyang malaki. So yung kapatid niya hindi pinalad. Ayan, pero siya pinalad. So naka MacArthur bands to, guys. Ayan, no? MacArthur banded siya. Sa Cabcom siya lilipad, mga kalapatids. Grabe, ang gandang ibon nito. So possible hen to. Medium built siya. So ito, dito yung parang characteristic ng champion ko, yung second overall champion ko, gantong kalaki yung ibon na yun. Yan. Tinaiyan pa yung record natin. So anyway, solid naman yung tayo niya, kaya pwedeng hawakan. Yan, lumipad pa. So, binigyan ko na rin siya ng vitamins, kaya pwede na siyang ikulong dito. Tingnan natin. Parang wala pa yata. Sige, bigyan ko ulit. So kung medyo may kaya-kaya kayo sa buhay, pwedeng dalawa. Okay? Pag mayroon pa kayo talagang kayang-kayang-kaya, pwedeng tatlo. Pero isa lang is anak na. Basta araw-araw lang kayo magbibigay. So moving on tayo sa susunod pa rin dalawang ibon. So ito naman, guys, yung ating susunod na ibon. So bigyan ko muna ng vitamins na baka makalimutan natin. So ito naman yung ating Basra, Gino-Gino Jan Arden Line Cross Basra Pringles Derek. Ito. So pares Drulbar yung kanyang kapatid. Yung kapatid niya sa ano ko nilaro sa APRX. Itong isang kapatid sa Capcom. So MacArthur banded din to. Ayan, Capcom siya. So magkahiwalay sila, magkapatid. Magkahiwalay sila ng club na paglalabanan. Ito tumalon. Grabe. Ang ganda ng mga young birds natin, guys. Ayan, no. Super healthy sila. So importante, guys, na huwag na kayong magbuhay ng mga mahihinang young birds. Sa pag young birds pa lang, talaga nakita nyo basa yung paso. Ano nyo na yun, dispatchan nyo na yun, lalo't panlaban. Pwede nyo yung buhayin yun, pero yun nga, huwag muna kayong masyadong aasa na ano, na lalayo yun sa karera. Kulit nito. Anyways, kunin natin yung kapatid niya, record na rin natin. Ito nga siya ulit. Entry namin sa Capcom. Ito naman, guys, yung kapatid ng isa. So mas bata lang ng konti ito, pero kalos kamukha rin niya. Ayan siya. So mas marami pa rin siyang balahibong pusa. Ayan. So bigyan natin siya ng vitamins, guys. So na-record ko na rin siya. So, grabe, gaganda na mga young birds natin, guys. So alam ko kasi nag-improve yung mga young birds ko, yung mga pag-breed ko ng young birds, dahil dun sa mga ginagamit natin mga produkto, siyempre kasama yan. Kasi bago ko lang ginamit yung mga victory na yan. So marami na rin sumubok niyan, guys. Hindi lang ako. At syempre, satisfied customer din sila. Kaya nag-try din tayo ng sa atin naman. Kasi marami tayong young birds. Kailangan ma-maintain natin yung maganda nilang kalusugan. Ayan. So sana kailangan natin ng
magandang swerte. Kasi sa breeding, binigyan niya natin yung the best natin. Ayan, ang kailangan na lang natin, conditioning all throughout the race. At saka siyempre sa training. Tapos, yun nga, siyempre maraming swerte. Ayan. So guys, hanap pa tayo doon ang pwede nating iwalay. At papakita ko muna sa inyo yung record na ginawa ko rito sa ibon. So ito yung huli nating pinasok guys, ano, ayan, blue bar, yung tatay, Ginugino Arden Line. Ito galing to guys, direct mismo sa loob ni Idol Boss Tukayo, Idol Alan Ginugino, ayan, dyan Arden Line. Ang, ano yung, first racing, ano ba yun? Genuine Racing Loop, ano yung kanyang pangalan, ano? Sa PHA, naglalaro yan mga kalapatid, ano? Champion din yan. Tapos ito si Blue Bars Plus, ito direct Basra Pringles natin to. Ayan. So ito yung gift bird sa atin. Ayan, gift bird sa atin ni Idol RMC. So bumili yung partner ko sa kanya ng 4 na piraso. Ayan, nag-gift bird siya ng 1 Basra Pringles. So yan yung naging asawa ng Ginugino Arden Line namin. So pinanganak siya 4/13. So yung kapatid niya, so ito sa MOLR lilipad to guys. Ayan nakalagay yun, MOLR number 24 216134. Tapos yung sa ano naman, sa Capcom, ito yon. Ito yung kanina, yung may PHA band. Ayan, naka-double siya sa PHA. Ayan, Alan. Ayan, Ginugino Arden Line and Basra Pringle. So yung ibang mga detalye nito, yung kay Brother Joy, yung kanina. So meron niyo pa yung lalagay natin na detalye guys. Kumbaga, meron pa siyang ring band na ilalagay dito. Kaya naglagay ako ng space dyan. Katulad din natin ng mga ginagawa natin dito. Tinan nyo ha, Black Velvet, ayan, NHPR, NDR. Ayan, yun yung ring band number niya. Tapos ito yung pinaka si NC. Pag NC, Nelson Chua yan. Ayan, pag dito naman, issue line, tournier. Para at least meron tayong record, ano? Ayan, meron tayong NC rito, Nelson Chua, Victor Lim. Basta yun, nandyan yung mga detalye niyan. Ganun din sa kabila. Okay? So tara, kuha pa tayo ng ibang ibon, guys. Pa-iron pa dun eh. So dito, guys, meron tayong dalawang young birds na. Ayan, malalaki na rin sila. Tinan nyo, ang haba na ng bagwis nila. Tinan nyo yung kulay nitong isang to. Parang may pagka brown siya. Pero pag gumulang yan guys, magiging normal lang yan din katulad ng kapatid niya. Ito white light, ito normal lang. Gaganda nila guys, ano? Ayan. So ready to walay na to, itong dalawang to. Tingin ko nasa 30 days na to. Kasi ang record nito is wala nandito sa harapan. Nandun sa likod na ng record niya. Yan yung mga unang paanak. Ayan. Tapos dito, meron din tayong iwawalay dito, yung anak ni Brooke. Ito si Brooke, mga kalapatid, yung ibon Idol James Madla. So mega love shoutout sa'yo, Idol James. Ito na yung ibon mo. Nabreed na ng Alarcon Lop. So ito. So ang pares nito is Bayou Pigeon Stitchel Bout. Ayan. So Stitch Cross, Banden Brooke ang magiging linyada nila. Ayan guys. So sana manalo to kasi line to ng Bayou Pigeons. Ayan, ang lalaki na ng ibon, no? Tapos yung isa, blue bar na solid. So tara, kunin natin sila guys. So ito na guys, hawak ko na si yung anak ni Brooke at saka ng ating Bayou Pigeon Stitchel Bout. So ito na, record ko na rin siya. So mamaya check ko yung kanyang ano, yung kanyang birthday kasi yung record ng birthday niya nandun pa sa likod. Ayan. Ayan, ganda yung ganda niya oh. Taba. Ayan. So moving on tayo sa isa pang ibon sa kapatid niya. Kunin natin siya. Pero bigyan mo natin siya ng vitamins. Kunin natin siya isa. So, yung kapatid na isa. Ayan. So, ito purong blue bar lang siya. Ayan, wala siyang paningit na puti. Unlike ng isang kapatid niya. Ayan. So, nakuha ko na rin yung birthday nila. Ang birthday nila is 4/11 and 4/12. So, mag-iisang buwan na rin sila, no? Ayan. So, patingin ko, mas malaking ibon tong masingsingan ko ng, ano ba siya? Si 3/8. Siya si 3/8, mga kalapatid siya, no? Ayan. Mas malaki siyang ibon. Parang ito yung barako. Ayan. Ayan, tumae rin, no? Yun yung tae, guys, so, bilog. Solid. Ayan, pwede yung paglaro-laruan. Pwede natin paglaro-laruan yan. Kadiri yan. So, anyways, moving on, bigyan natin siya ng vitamins. Tumakas na siya. Ayan. Tapos, kunin natin yung dalawa nating last two birds for tonight. So, bukas naman tayo mag-awalay or sa susunod na mga araw. Ayan. Good luck. Sino makakapili nito? Stitch Cross, Bandenbrook. Pero na guys, yung ating last two birds for tonight. Grabe. Ito naman yung ating anak ng Alarcon Line. So, anak pala ito ng Alarcon Line namin, guys. So, ayan yung kulay niya, guys. So, kakaiba, oh. May pagka-brown-brown siya.
So yung kapatid niya may white check sa pakpak. Ito wala, solid checkered lang. Ayan. So pinanganak siya guys. Tinignan ko sa record doon. 413 tsaka 414. So halos magkasunod lang sila. Ayan. Sabihin siya ng vitamins. Na-record ko na rin siya. So Alarcon Mini 1 Low Price din to. Pang entry natin. So Alarcon line yung tatay. Hindi ko lang sure kung egg layup Taiwan to. Reiso. O, check natin sa record kasi na may record naman din tayo niyan. Ayan. So, sa partner ko rin tong ibo ng Alarcon line na to. Nakakross siya dun sa Belch 2020 ni Brother Richard Hulaton. So, yung hindi ko rin kabisado yung line ni Brother Richard. Pero, quality rin yun. Kung napapanood niyo yung vlog ni Brother Sacrilock TV, yung ibo na si Wegen, doon galing yung kay Brother Richard Hulaton. So, ibon mismo niya yun. Young bird. Napatulo ni... natunaw lang sa ano, nalusaw lang sa Matnog 2. Kung saan eh, 0 clock yung CHPA. So, ito yung kapatid guys, na record ko na rin. So, super healthy na mga young birds natin guys. So, ito guys, pinanganak 414. So, kung 5-8 ngayon, is 25 days pa lang to guys. Yung ibon na to. Ayan, tinan nyo yung ibon. 25 days. 25 days, 26, pwede na kayo magwalay guys. Ayan. So, si Ex Machina nasa 24, 25, 26, 23. Pwede na rin basta malaking kalapate. Ayan, tumae. Ayan. Basta malaking kalapate, guys. Pwede na rin niyang iwala yan. Ayan. Sabi nga ni Ex Machina, para hindi mabugbog yung mga breeders nyo, maaga kayo magwalay. Basta healthy sila. Ayan. Tuloy ito, super healthy to guys. Yung mga balak magpasingsing sa akin, pag mahina yung ibon sa young bird pa lang, tulad dito gantong kalaki tapos mahina yung ibon, kalna natin yung guys kasi sayang din pera nyo dun. Ayan. Tsaka hindi ko napapabuti ng gantong kalaki yung pagpangit yung ibon pag young bird. Pag basa yung paso, reject na agad yung guys kasi kailangan itaas natin yung standard natin at least dun sa kontrolado natin guys, kasi yung kontrolado natin may magagawa tayo. Yung mga hindi natin kontrolado like weather, like yung swerte, hindi natin kontrolado yon, eh wala tayong magagawa doon. So guys, pabigyan natin ng vitamins. Nabigyan ko na ba kanina o hindi pa? Pero alam mo na, kahit madoble, okay lang yan. Para at least masigurado. Anyways, ito nga tapusin ang ating video for today. Salamat sa Diyos sa lahat ng naghintay ng ating upload for tonight. Awa ng Diyos, meron pa rin tayong upload. Ano? Sana bear with me kung medyo late tayo mag-upload. Panoorin nyo lang bukas ng umaga kung di tutulog na kayo ngayon. Pero hanggang sa muli mga kalapatid, syempre kung di ka pa nakasubscribe, baka naman subscribe ko na yan. Like, share, comment mga kalapatid. And as always, ingatan naman tayo ng Panginoon. And bye bye you!